Tunay na pinagpala tayong mga tao dahil sa biniyayaan tayo ng Diyos ng napakagandang kalikasan. Lalo na ang ating mga anyong tubig kagaya ng dagat, ilog, talon at kung ano-ano pa. Marami sa atin ang pinipili na magbakasyon sa mga ganitong lugar. Sadya kasing nakakawala ng problema kahit saglit ang tunog ng alon sa dagat at lagaslas ng tubig sa ilog at talon. Ngunit isa ka ba sa mga naniniwala na sa mga ganitong lugar din? Madalas manirahan ang mga elemento at mga maligno. Paano na lamang kung ang inaasahan ninyong bakasyon ay mauwi sa isang experience na hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo Papa Dudut. Una ay nais kong malaman mo na isa ako sa mga avid listeners mo kahit sa radyo man o mapa online. Lahat ng upload mo ay hindi ko pinapalampas. Isa akong 28-year-old transgender na nakatira ngayon sa napakagandang lungsod ng Makati. Nagtatrabaho ako bilang isang team leader sa kilalang BPO company. Medyo matagal na rin ako sa work ko at nag-enjoy pa naman ako. Lalo na at super close kami ng lahat ng nasa team ko. Kapag wala na kami sa trabaho ay pantay-pantay na at wala ng TLTL. Magkakaibigan kaming lahat, Papa Dudut. Totoo na nakakapagod at nakaka-stress ang aming trabaho lalo na at iba't ibang problema ang dapat naming kaharapin sa araw-araw. Pero gano'n naman talaga, Papa Dudut. Sabi nga ay walang madaling trabaho, ngunit lahat ay gagaan kung kasundo mo ang iyong mga katrabaho. At lucky ako kasi kasundo ko naman silang lahat. Apat sa mga ka-work ko ay kasama ko sa isang apartment. Dalawa ay mag-jowa at ang dalawa ay Becky at isang babae. Sa lahat ay sila ang pinagkakatiwalaan ko. At sila ring apat ang madalas kong kasama. Kapag nga nagkakaroon kami ng chance na meron kaming mahabang bakasyon ay sinusulit namin yon. At palagi kami nagpupunta sa dagat. May dalang kakaibang relaxation kasi sa amin kapag nasa dagat kami, Papa Dudut. Kaya nga noong nagkaroon ng pandemic at pinagbawal ng panandalian ang pagpunta sa mga dagat, ay talagang nalungkot kami, Papa Dudut. Pero naiintindihan naman namin ang desisyon na yon ng government, lalo na at para yon sa ikabubuti ng lahat. Kaya naman ang pinayagan na ulit ang pagpunta sa dagat at maraming beach resorts na ang nagbukas ay hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na makapunta ulit sa dagat. Boracay ang agad na pinuntahan namin at nag-shopping pa ako ng mga bagong two-piece swimsuit para meron akong pang-post sa aking IG. Isang taon din kasi na puro throwback pictures sa dagat ang pinost ko. Kasi natenga talaga kaming lahat sa apartment noong kainitan ng pandemya. Pero hindi tungkol sa pagpunta namin sa Boracay ang ikikwento ko, Papa Dudut. Wala kasing kababalaghan na nangyari dyan. This year ay nagkaroon kami ng isang long weekend. At sinadya naming magkasabay-sabay ang araw na wala kaming pasok. Siyempre para makapagbakasyon ulit kami. Ang unang suggestion ko na puntahan namin ay sa isang diving resort sa Batangas. Palagi kasi akong nakakakita ng mga post sa Facebook ng mga nag-free diving. At dahil inggitera ako, ay gusto ko rin na matuto ng free diving. Dagat na naman, pwede bang iba naman? Reklamo ni Wena, yung girl na kasama namin sa apartment. O nga Marika, let's try something new. Pagsegunda ng beke namin na friend na si Nathan. Anong something new? Gusto nyo ba na mag-prayer vigil tayo? Ganon ba? Saka palagi namang dagat ang pinupuntahan natin. Bakit may pa-reklareklamo na kayo ngayon? Kunwari ay matare kong turan sa kanya. Yun nga eh, puro dagat na tayo. This time, iba naman. Pilit pa ni Nathan.
Tinanong ko ang mag-jowa na sina Joanna at Oliver kung ano ang gusto nila. Kagaya nila Nathan at Wena ay gusto rin nila na huwag munang sa dagat kami magpunta para maiba naman. E di wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto nila. Majority wins kasi sa aming magkakaibigan. Medyo naging mahirap para sa amin ng pag-iisip ng lugar na pupuntahan. Mabuti na lang at merong internet at social media. Doon kami naghanap ng magandang puntahan maliban sa dagat. Hanggang sa may nakita kong talon o falls na maganda. Walang cottage pero may mga locals na ino-offer ang kanilang bahay at kubo para pansamantalang matirhan ng mga gustong magpunta sa falls na yon, Papa Dudut. Ipinakita ko yon sa mga kaibigan ko at kahit sila ay nagustuhan din ang lugar na aking napili. Naisipan ko rin na isama ang isa sa crush ko sa trabaho na si Dave. Ako nang nagaya sa kanya at dahil sa wala rin siyang pasok sa mga araw na magbabakasyon kami ay pumayag siyang sumama sa amin. Okay lang sa mga friends ko kasi alam nila na super crush ko si Dave. Support naman sila sa akin pagdating sa pagharot ko sa boys, Papa Dudut. Kaya kahit na hindi kami sa dagat pupunta, ay excited pa rin ako kasi kasama namin si Dave. Ako na rin pala ang naghanap ng bahay na pwede naming tuluyan ng tatlong araw. May apat akong nakausap pero mas pinili ko yung kubo ng mag-asawa na medyo matanda na. Sa tingin ko kasi walang masyadong nagpapabook sa kanila at malaking bagay kung mabibigyan namin sila ng kita. Nag-down ako sa kanila ng 500 pesos at ang kulang ay kapag nandun na kami sa kanila. Sinwerte pa kami na meron palang sasakyan ng family ni Dave. Nakasya kaming lahat tapos ay marunong pa siyang mag-drive. Yun na nga ang ginamit naming papunta sa lugar kung saan kami magbabakasyon. Kilig nga ako kasi first time kong makita si Dave na mag-drive tapos ako pa ang nasa tabi niya sa unahan. Feeling ko tuloy ay jowa niya ako that moment. Safe naman kaming nakarating sa aming destination. Kailangan pa pala naming maglakad ng 10 minutes mula sa pinagparkingan ng sasakyan ni Dave bago namin marating ang mismong falls. Sinalubong na kami ng mag-asawa na itatago ko na lamang sa name na Ate Lisa at Kuya Andoy. Mabait sila tapos yung kubo nila ay malapit lang sa falls. Pero hindi naman katabi mismo ha, kasi bawal magtayo ng bahay sa tabi ng talon, Papa Dudut. Maayos ang kubo ni na Ate Lisa. Pawid ng bubong at plywood ang dingding. May mga gamit na sa kusina at para sa pagkain. May sariling banyo pero kailangan pang mag-igib sa talon kapag walang tubig. Walang higaan at sa sahig na gawa sa kawayan kami mahihiga. Pero meron naman silang kutsyon at mga unan at kumot. Kaya komportable pa rin kami. Nag-offer din ang mag-asawa na kung bet namin na magpaluto sa kanila ay magsabi lamang kami. Magbibigay lamang kami ng pambili ng ingredients tapos sila na ang mamimili. Siyempre may bayad yung pagluluto nila. Sabi namin ay pag-iisipan namin kung magpapaluto kami kasi may dala rin kami ng mga ulam, kanin at mga chicherya. Of course, hindi mawawala ang alak para walwalan magdamagan. Sobra kaming humanga sa ganda ng falls. Kahit na hindi ganong kataas, ang binabagsakan ng tubig ay bawing-bawi sa ganda. Nang mga naglalakihang mga bato at sa linaw at linis ng napakalamig na tubig. Nagpahinga lamang kami saglit sa kubo dahil napagod kaming lahat sa biyahe, lalo na si Dave na siyang driver namin. Kahit dalawang electric fan lang ang meron sa kubo ay presko pa rin. Siguro ay dahil sa maraming puno sa paligid kaya ganon, Papa Dudut. Pagkatapos ng rest ay naghanda na kami ng food at nagpunta na kami sa tabi ng falls. Naglatag kami ng banig sa medyo patag na lupa para picnic ang drama namin.
May mangilan-ngilan na ibang tao na naroon pero hindi sobrang dami. Of course, sinuot ko ang aking best one-piece swimsuit para pak na pak ako, Papa Dudut. Nandun si Dave kaya kailangan ko na magpa-impress. Si Dave din ang ginawa kong photographer sa aking picture taking para makita niya ang pwede niyang makuha once na magkagusto siya sa akin at ginawa na niya ako. Habang umaaura ako sa ibabaw ng malaking bato at pinipicturean ako ni Dave ay bigla akong tinawag ni Nathan. Akala ko ay kung ano na ang masamang nangyari kasi pasigaw niya akong tinawag at paulit-ulit pa. Muntik patuloy akong madula sa malaking bato sa pagmamadali kong bumaba noon. Yun pala ay meron lang na nakitang magandang spot sa itaas. Umakyat kasi sila doon ni Wena. Sumama ako sa kanila habang si Dave ay nagpaiwan sa ibaba. Kakain muna raw siya kasi nagugutom na. Pagdating sa itaas ay totoo nga na mas maganda roon. Merong parang maliit na lawa na siyang pinanggagalingan ng tubig na bumabagsak sa ibaba. Sa gitna ng lawa ay may isang malaking bato. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na magpa-picture sa ibabaw ng batong yon, Papa Dudut. Yun nga lang ay muntik na akong malunod ng pagpunta ko sa bato. Kasi ang lalim pala ng paligid niya. Buti at meron akong lahing sirena kaya nakalangoy naman ako at nagtagumpay akong magpa-picture sa malalaking bato na yon, Papa Dudut. Naunang buwaba sa akin sina Nathan at Wena. Nagpaiwan ako sa itaas ng fall kasi feel na feel ko ang kapayapaan doon. Wala kasing ibang tao kaya wala akong naririnig kundi ang lagaslas ng tubig at huni ng ibon sa kapaligiran. Feeling ko tuloy ay ako si Eva na naghihintay kay Adan sa paraiso. Dahil sa talagang maganda ang view, ay naisipan kong mag-TikTok. Todo sayaw ako sa isang trending na sayaw. Nang ma-perfect ko na ang aking dance ay sinubukan ko na yung i-post. Pero ayaw namang ma-post. Kahit ang lakas ng signal ng data ko ay hindi talaga yon ma-post. Kahit na ilang beses na akong nag-try. Hanggang sa nabwisit na ako at sumuko. Doon ko na naisipang bumaba at bumalik na sa mga kasamahan ko. Medyo mahirap ang daan sa lugar na yon kahit pataas o pababa. May mga steps kasi na walang bato at umulan pa yata doon nung isang gabi. Kaya malambot ang lupa at madulas. Habang pababa na ako ay hindi ko malaman kung bakit parang ang tingin ko sa paligid ko ay medyo madilim. Yung parang nag-aagaw ang dilim at liwanag. Etanghali pa lamang noon, Papa Dudut. Tumigil muna ako at tiningnan ang langit, wala namang sigurong eclipse. Tiring at tirik din ang araw ngunit nakapagtataka na ang dilim ng paningin ko na parang may nakaharang na kung ano sa mata ko. Medyo natakot tuloy ako na baka may problema na ako sa mata ko. Hindi lang doble kundi tripling ingat ang ginawa ko sa paghakbang paibaba. Talagang tinitignan ko ng maayos ang aking hinahakbangan dahil parang padilim ng padilim ang aking paligid. Hanggang sa na-feel kong hindi ko na-carry ang maglakad pa. Kasi natatakot ako na baka magkamali ako ng tatapakan. Kaya sumigaw na ako ng help. Paulit-ulit akong sumisigaw noon, Papa Dudut. Umupo na lamang ako at pumikit habang sumisigaw pa rin. Damsel in distress lang ang atake ko. Maya-maya may tumawag ng pangalan ko at humawak sa kamay ko. Okay ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Si Dave pala. Nagwo-worry ang boses niya. Nagmulat ako at bumalik na sa normal ang paningin ko. Maliwanag na ulit pero takot pa rin ako. Ang dilim kasi ng tingin ko sa paligid. Akala ko'y nabubulag na ako. Takot kong sabi kay Dave. Baka sa pagod lang yan. Gusto mo bang magpahinga muna sa kubo? Very concerned na tura ni Dave. Sure, sige, sagot ko na medyo pabebe. Inihatid ako ni Dave sa kubo at hindi siya umalis hanggat hindi ako nakakahiga. Pagalis ni Dave ay dumating naman sina Nathan at Wena. Nakita raw nila ang pagsigaw ko at pag-iinarte
para lang lapitan ako ni Dave. Ang galing ko raw umacting kasi naniwala yung crush ko na kailangan ko talaga ng tulong. Sinabi ko sa kanilang dalawa na hindi yon acting kasi totoong ang dilim ng tingin ko sa paligid. Kahit naman super crush ko si Dave ay hindi ko siya aabalahin ng ganon ka-OA. Mahiya pa rin ako kahit papaano. Pero hindi ako pinaniwalaan ni Nathan at Wena. Para sa kanilang dalawa ay drama lang ang nangyari sa akin. Hindi ko talaga ma-explain ang nangyaring yon sa akin, Papa Dudut. Natakot tuloy ako na baka may something na problema sa aking paningin at kailangan ko na magpatingin sa doktor. Pero nawala ang pag-iisip ko na yon kasi after kong mag-rest ay kumain na kami at nag-swimming na kami sa May Falls. Harutan, habulan at tawanan lang kaming lahat na magkakaibigan. Extra happy ako kasi kasama namin si Dave. Kahit yun ang first time na nakasama namin siya sa ganung ganap ay game na game siya. At magaling siyang makisama. Mas na happy ako ng super support ang mga friends ko sa pagtukso sa amin ni Dave. Yung talagang sinishift nila kaming dalawa ng crush ko. Kilig naman ako kasi nakikisakay si Dave sa mga biruan namin. Nang malapit ng dumilim ay pinuntahan kami ni Ate Lisa para kumustahin kami at tanungin kung merong kaming kailangan. Ate, pwede ba kaming magpaihaw malapit sa falls mamayang gabi? Magwawalwal po kasi kami sa tabi ng talon eh. Tanong ko kay Ate Lisa. Bawal eh. Pero pwede doon sa tapat ng kubo namin. Merong ihawan doon. Pwede ko kayong ibili ng uling kung wala kayong dala. Tugon pa ni Ate Lisa. Dahil sa merong kaming uling na dala ay hindi na kami nagpabili. Pero mahigpit na ibinili ni Ate Lisa na kung magiinom kami. Sa tabi ng falls ay iwasan namin ang maging maingay at ang pagligo. Nang tanungin namin kung bakit ay sinabi niya na merong kwento na may nagbabantay daw ng mga maligno sa talon at ayaw ng mga ito ng maingay lalo na tuwing gabi. Sa kadelikado raw na maligo sa talon kapag madilim na at paiba-iba ang lalim. Kung gusto raw talaga naming mag-swimming sa gabi ay magsuot kami ng life vest. Meron naman noon sa kubo ni na Ate Lisa. Eh ate, totoo po ba yung sinasabi ninyong maligno sa talon? Nakita nyo na po ba sila? Tanong ni Wena. Hindi ko pa sila nakikita pero wala namang masama kung maniniwala tayo kesa sa magsisi sa huli, hindi ba? Saka may ilan na rin kasing nalunod dyan kasi maiingay. Kaya sinasabihan ko na rin kayo, tura ni Ate Lisa. Okay ate, tatandaan namin yung sinabi mo. Ayokong mamaligno. Pabiro kong sabi at nagtawanan pa kami. To be honest ay hindi namin seneryoso ang sinabi ni Ate Lisa tungkol sa mga maligno na nagbabantay sa talon. Ang nasa isip kasi namin ay mag-enjoy ng ilang araw na naroon kami sa napakagandang lugar na yon, Papa Dudut. Isa pa ay focus din ako sa goal ko noon na si Dave. Gusto ko nang kunin ang time na yon na magkasama para makapagtapat sa kanya na gusto ko siya. Alam ko na straight si Dave pero who knows, hindi ba? Nang umalis na si Ate Lisa ay nag-start na kaming mag-ihaw ng dala naming pork barbecue at isda. May isang box kami at doon nakalagay lahat ng pagkain namin na pwedeng masira. Pinuno na lamang yon ng yelo. After na makapag-ihaw ay nag-set up na kami ng pag-iinuman namin sa tabi ng talon. Meron kaming dala na rechargeable lamp kasi walang ilaw sa may talon. Hindi rin mawawala ang Bluetooth speaker para kunwari ay party-party kami, Papa Dudut. 7 PM pa lamang ay nag-start na kami mag-inuman dahil ang balak namin ay matutulog kami ng maaga. Ayaw naming ubusin ang dala naming alak kasi meron pa kaming isang gabi para merong matira. Nung una ay simpleng kwentuhan lang ang ginagawa naming anim na may kasabay na soft music. Pero nang tinamaan na kami ng espiritu ng alak, ay naging pang party na ang music namin at medyo malakas na. Pati ang mga boses namin ay malakas na.
Nagtatawanan na kami ng malakas at hindi na namin naaalala ang bili ni Ate Lisa na huwag kaming maingay. Tumayo na rin ako at sumayaw nang tumugtog ang favorite kong party music. Inila ko si Dave para samahan ako na sumayaw. Nasa kasarapan kaming dalawa ng pagsasayaw nang biglang namatay ang Bluetooth speaker. Ang akala ko ay merong nang titrip at pinatay yung speaker, pero ang sabi ni Nathan ay namatay daw bigla. Lobat daw siguro. Paanong lobat? E kaka-charge ko lang yan. Full charge kaya yan? Medyo inis kong sabi. E ayaw na niyang mabuhay talaga, baka nasira na. Tura ni Wena habang sinusubukan niyang i-open ulit ang Bluetooth speaker. Hindi kaya nagalit na yung mga maligno kaya sinira nila itong speaker? Pabirong tanong pa ni Oliver. Loko ka babe, hindi naman yung totoo. Obvious na tinatakot lang tayo ni Ate Lisa para hindi tayo magingay. Hayaan nyo nang wala tayong music. Kwentuhan na lang tayo, ang sabi naman ni Jonah. Na-disappoint ako kasi kung kailan nagkakaroon na kami ng moment ni Dave, tapos ay biglang nawala na ang music. Parang nawalan tuloy kami ng gana na mag-dance. Balikwentuhan at inuman na lamang kaming lahat, Papa Dudut. Patapos na kami sa isang bote nang may marinig akong malakas na tunog sa tubig na parang may nag-dive. Napatingin tuloy ako sa may talon at kinuha ko yung rechargeable light para makita ko ng maayos kung sino ba yung nag-dive sa tubig. Pero wala akong nakita na tao sa mismong talon. Tinanong ako ng mga kasama ko kung ano ang ginagawa ko at sinabi ko na meron akong narinig na nag-dive sa tubig. Tinanong ko sila kung meron ba silang narinig ngunit ang sabi nila ay wala. At nasabihan pa ako na nag-iimbento ng kwento. Inisip ko na lamang na lasing na ako kaya kung ano-ano na ang naririnig ko. Pagkaubos ng isang bote ng alak ay nag-decide na kaming matulog. Hindi naman kasi kami malalakas uminom kaya kahit na isang bote pa lamang ng hard drinks ay lasing na kaming lahat, Papa Dudut. Nagtabi-tabi na kami sa kubo, kanya-kanya na kami ng higa. Pero hindi ako pumayag na hindi kami magkatabi ni Dave. Kahit gusto ko siyang ihag ay pinigilan ko ang sarili ko. Kasi kahit naman bet na bet ko siya, ay kailangan ko pa rin siyang irespeto. Saka hindi ko naman alam kung okay lang ba na iyakapin ko siya. Kaya nakontento na lamang ako na katabi siya sa pagtulog, Papa Dudut. Habang mahimbing kaming natutulog ay nagising ako. Kasi may naririnig akong kaluskos sa silong ng kubo kung saan kami nakahiga. Bukod sa kaluskos ay may kumakalmot din sa silong sa kawayan na sahig. Maingay at storbo sa pagtulog ko ang aking naririnig, kaya hinampas ko ang sahig. Feeling ko kasi ay titigil yung ingay kung hahampasin ko ang sahig. Nawala naman ang ingay pero nalipat ang kumakalmot sa may dingding. At nagulat ako nang may pasigaw nang may kung sinong malakas na humampas sa dingding. Walang nagising sa mga kasama ko kasi lasing na lasing silang lahat. Sumilip ako sa bintana at baka may kung sinong loko ang nang titrip. Pero wala akong nakitang tao sa parte ng dingding sa labas na hinampas. Kahit wala akong nakitang tao ay sumigaw pa rin ako na umalis siya kasi marunong ako ng taekwondo at karate. Kahit na hindi naman totoo, Papa Dudut. Feeling ko pa nga ay natakot ang kung sino man na nang titrip sa amin kasi after kong sumigaw ng ganon. Ay hindi na naulit ng gabing yon ang ingay na narinig ko. Bumalik na ako sa tabi ni Dave at nakatulog na ako. The next day nang gising na kaming lahat ay hindi ko na ikinuwento sa mga kasama ko ang nangyari noong tulog na sila. Baka kasi sabihin nila na gumagawa ulit ako ng kwento. Saka safe naman kaming lahat at yun naman ang importante para sa akin. Habang nag-almusal kami sa labas ng kubo ay napatingin ako sa dingding. At may nakita ako roon na putik na hugis kamay. Hindi normal ang laki ng kamay dahil sa tingin ko ay malaki yon para sa kamay ng isang tao.
Sinabi ko sa kanila ang bakas ng kamay sa dingding at sinabi ko sa kanila na parang hindi sa tawang bakas na yon. At mukhang sa isang halima o kasi malaki. Isa-isa naming sinukat ang mga kamay namin sa bakas na yon sa dingding at talagang sobrang laki noon kumpara sa mga kamay namin, Papa Dudut. Baka naman nilagay mo lang yan dyan, Marika, tura ni Nathan sa akin. Paano ko yan mailalagay? E magkakasabay tayong nagising. Saang part ko yan mailalagay? Tugon ko. Medyo nainis ulit ako kasi hindi ulit nila ako pinaniwalaan. Hindi binig deal na mga kasama ko ang bakas ng kamay sa dingding, Papa Dudut. Pero ako ay hindi muna umalis at tinitigan ko yung bakas. At hindi ko alam kung bakit may takot akong naramdaman. Naisip ko na baka isa yon sa mga maligno na nasa talon. Naalala ko na ang ingay nga pala namin noong nakaraang gabi. Baka nabwisit sa amin yung mga maligno. Kaya sila ang nanggagambala noong matutulog na kami. Yun nga lang ay ako lang ang nagambala nila dahil sa ako ang nag-iisang nagising sa ingay ng gabing yon. Pero syempre yon ay naisip ko lang naman at hindi ako sure kung tama ako. Sa second day namin ay ganun pa rin ang aming ginawa. Nag-swimming, kumain at walang sawang picture taking. Sinabi ko kina Oliver at Joanna yung magandang spot sa itaas ng falls at nagpunta silang dalawa doon. Siguro makalipas ang kalahating oras ay buwaba si Oliver. Yun pala ay kukuha siya ng beer sa kubo dahil nag-request si Joanna na mag-beer sila sa itaas. Wala pang isang minuto simula nang makababa si Oliver ay nakita na namin si Joanna na takot na buwababa habang sumisigaw. Basang-basa siya. Nadulas pa nga siya at tumama ang binti niya sa magaspang na bato kaya nagtamo siya ng gasgas. To the rescue naman kaming lahat at pinagtulungan namin siyang maibaba. Inugasan namin ang gasgas niya sa binti sa may falls at doon na dumating si Oliver na sobrang nag-alala sa jowa niya. Ayan, bakit kasi tumatakbo ka pababa? Eh, ang dulas ng daan dun eh. Turan ko kay Joanna. May multo sa itaas, kaya tumakbo ako. Nanginginig na turan ni Joanna. Hindi ko alam kung sa takot o dahil sa lamig kung kaya siya nanginginig. Ikaw naman yata ang totoong gumagawa ng kwento at hindi ako eh, sambit ko kay Joanna. Ikinuwento sa amin ni Joanna ang nangyari habang mag-isa siya sa itaas ng talon. Nandun daw siya sa ibabaw ng malaking bato na nasa gitna at nagsiselfie at walang ibang tao doon kundi tanging si Joanna lang. Tapos ay bigla daw siyang may narinig na malalim at malaking boses na ang sabi ay may tao. Nung una ay hindi raw yon pinansin ni Joanna at inakala niya pang baka si Oliver lamang na hindi talaga buwaba at nagtatago lamang sa kung saan para takutin siya. Sinabi pa nga raw ni Joanna na hindi siya kayang takutin ni Oliver. Muli raw narinig ni Joanna yung boses at ganoon pa rin ang sinasabi nito. May tao, may tao. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malakas na at paulit-ulit na. Doon na siya natakot at tumalo na siya sa tubig kahit na hindi naman waterproof ang cellphone niya. Ibang kilabot na daw kasi ang na-feel niya kaya hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Yun daw ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling makababa noon. Naging seryoso na kaming lahat, Papa Dudut. Ibinalik ko yung nangyari sa akin noong pababa ako mula sa itaas ng falls na biglang nagdilim ang paningin ko. Pati yung mga ingay na narinig ko habang tulog na ang lahat noong isang gabi ay ikinuwento ko na rin. Pati yung bakas ng malaking kamay sa dingding ng kubo na sinabi ko na baka sa maligno kasi sobrang laki. Sinabi ni Nathan na huwag naming takutin ang aming mga sarili kasi hindi kami makakapag-enjoy kung takot ang aming papairalin. Palis na rin naman kami bukas ng umaga kaya sulitin na lang daw namin ang natitirang oras namin sa lugar na yon. Nagpahinga na muna si Joanna sa kubo at sinamahan siya ni Oliver. Habang kaming apat ay nag-swimming sa talon. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam sa falls na pinuntahan namin.
Kay Dave ko na lang sinabi ang pakiramdam ko na yon kasi hindi siya kagaya ng mga kaibigan ko na kapag nagkwento ako ay palaging kontra. O kaya ay sasabihin na nag-iimbento lamang ako. Medyo naniwala lang talaga sila noong si Joanna na ang naka-experience ng kakaiba. Kahit ako siguro ay tatakbo pa ibaba kapag may narinig akong ganong boses. Baka nga nag-tumbling pa ako pababa noon. Sa pag-uusap namin ni Dave ay inamin niya na meron din siyang hindi may paliwanag na karanasan sa talon. Nung unang beses daw na nag-swimming siya ay may naramdaman siyang humahatak na kamay sa isa niyang paa at parang hinihila siya. Mabuti na lang daw at nakawala siya. Naulit daw yun nung nagiinuman kami nung gabi at nag-swimming din kami. Hindi lang niya sinabi sa amin kasi baka raw matakot kami o kaya ay hindi rin namin siya paniwalaan. Naniwala ako sa kwento ni Dave at hindi dahil sa crush ko siya kundi dahil sa mga na-experience ko sa lugar na yon. Hindi talaga imposible na may mga ganong ganap, Papa Dudut. Hapon ay kinumusta ulit kami ni Ate Lisa. Nagpabili lamang kami sa kanya ng mga iihawi na isda. Pero sumama ako sa kanya. Sinadya ko yon para makausap ko siya tungkol sa talon kasi feeling ko ay hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Sumama si Dave sa amin ni Ate Lisa, pinasama ko siya kasi naniniwala naman siya sa akin. Ilakad lang namin ang palengke at habang naglalakad ay doon ko na sinabi kay Ate Lisa. Ang mga kababalaghan na na-experience namin sa talon. Tinanong ko siya kung totoo ba talaga ang mga maligno na sinasabi niyang nagbabantay sa talon. At ang sagot niya ay hindi siya sigurado. Sila kasing nakatira sa lugar na yon ay hindi nakakaranas ng kababalaghan sa talon. Madalas daw ay mga turista o mga guest ang nakaka-experience kagaya ng sa amin. Siguro daw ay dahil sa hindi alam ng mga dumadayo kung paano pangalagaan ang talon o kaya ay merong mga pasaway. Noong gabi po kasi na nagiinuman kami ay maingay kami. Yun po siguro ang reason kung bakit parang nagagalit sa amin yung mga maligno sa falls. Ang sabi ko pa kay Ate Lisa, sinasabihan ko na kayo noon, di ba? Bawal talagang maingay sa talon lalo na kapag gabi. Marami mga turista ang napapahama kasi maingay sila kapag gabi. May muntik pa nga na malunod. Kwento ni Ate Lisa. Mahigpit na ibinili ni Ate Lisa na huwag na kaming mag-iingay pagsapit ng gabi. Kung gusto raw namin na uminom ay sa kubo na lamang. Presko rin naman daw doon kapag gabi na. Nang makabalik kami sa kubo ay nagsasaing na sila. Sakto para sa mga isdang iihawi namin. Pagkatapos ng masarap na dinner ay nanguna si Nathan sa pagyaya na mag-iinom ulit kami sa tabi ng falls. Ayoko sana pero syempre majority wins na naman at dalawa lamang kami ni Dave na ayaw na mag-inom sa may talon. Wala na kaming choice kundi ang sumama sa iba naming kaibigan. Pero hindi ako nagkulang sa kanila ng pagpapaalala na huwag kaming maingay kasi baka magalit yung mga maligno sa falls. Siyempre tinawanan lamang nila ako. Kahit si Joanna ay parang walang nangyari sa kanya. Balik daw ulit siya sa normal na siya, yung maingay. Sila kasi talaga ni Nathan ang pinakamaingay sa grupo kapag nakakainom na. Same setup kami noong first night na nag-inom kami. Minus na ang Bluetooth speaker kasi hindi na talaga siya nabuhay. Feeling ko nga ay ang maligno rin ang sumira sa Bluetooth speaker namin kasi nairita siguro sila sa amin, Papa Dudut. Eh okay na okay pa nga ang speaker na yon at kakabili ko lang at sa mall ko pa yung binili ha. Kaya that night ay wala nang music, kwentuhan na lamang. Naging paranoid ako ng gabing yon. Kapag napansin kong napapalakas na ang pagsasalita ng mga kasama ko ay palagi ko silang pinagsasabihan na huwag maingay kasi baka magalit ang mga maligno. Wala na akong pakialam kahit pagtawanan nila ako basta alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pagsaway sa kanila. Para sa huli ay hindi nila ako masisi kung bakit hindi ko sila sinabihan. Pero ayaw talaga nilang makinig sa akin at parang sinadya pa nga nina Nathan at Joanna na mag-ingay. Parang iniinis talaga nila ako kasi medyo lasing na sila ng time na yon.
Kinakabahan ako, Papa Dudut. Inihanda ko ng self ko sa kung anong mangyayari sa amin ang dahil sa aming kaingayan. Sa gitna ng pagtatawanan ng mga kasama ko sa inuman, ay may malaking sanga ng puno na bumagsak hindi kalayuan sa aming pwesto. Sabay-sabay kaming napasigaw sa pagkagulat dahil ang akala namin ay kung ano na. Nakapagtataka lang ang nangyari kasi nang i-check namin yung sanga ay hindi yon nabubulok, kaya parang imposible na bumagsak na lamang yon ang ganon. Hindi rin malakas ang hangin at walang ulan ang gabing yon. Sa itsura ng pagkakaputol ng malaking sanga ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sinasabi ko na sa inyo eh, huwag kayong maingay. Ayaw ninyong maniwala sa akin. Baka nagagalit na yung mga maligno sa atin. Mangiyak-ngiyak kong turan sa mga kasama ko. Tapusin na lang natin yung isang bote sa kubo. Huwag na rin tayong maingay, ang sabi pa ni Oliver. Sa pagkakataon na yon ay parang naniwala na sila sa akin, Papa Dudut. Naisip din siguro nila na imposibleng maputol nang wala lang yung sanga ng puno. Kaya kinuha na namin ang lahat ng gamit, alak at pulutan. Dinala namin yon sa loob ng kubo at doon na kami nagpatuloy ng aming pagiinom. Tinabla na rin siguro ng takot ang mga kasama ko. Kung kanina ay para mga gutom na inakay na ibon ang mga kaibigan ko, sa loob ng kubo ay kabaligtaran. Tahimik na ang lahat at parang wala nang gustong magsalita pa. Medyo lasing na kami bago mangyari yung nalaglang na sanga, pero nang time na yon ay nawala na ang aming kalasingan nang dahil sa takot. Ako na ang nagsalitang una at sinabi ko na huwag naman kaming OA sa pagiging tahimik. Pwede tayong magsalita at magkwentuhan, pero huwag yung parang tayong nasa bahay lang o kaya ay bar, sabi ko sa mga kaibigan ko. Natakot na ako dahil dun sa sanga na biglang bumagsak eh. Feeling ko totoo na meron talagang maligno sa talon, tapos eh nagalit sa atin kasi ang ingay natin. Natatakot na sabi pa ni Joanna. Kayo lang ang maingay no, kami ni Dave ay hindi. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Eh paano kung sa atin mismo binagsak yung sanga? Wika ko pa sa kanila. Ipinagpatuloy naman namin ang inuman session, Papa Dudut, pero tahimik na kami. At hindi na sila nag-attempt na magingay pa. Siguro ay malapit nang mag-midnight nang maubos ang isang bote at nag-decide na kami na matulog kahit may isang bote pa sana kaming uubusin. Sinabi pa ni Oliver na baka pwede na umaga na kami umalis. Kahit after lunch pa, dapat ang alis namin sa lugar na yon. Tahimik na kaming nakahiga na lahat. After ng ilang minuto ay natigilan ako. Kasi meron akong narinig sa labas na yabag na paa. Marami kasing tuyong dahon sa paligid ng kubo, kaya kapag may naglalakad ay maririnig namin yung pagtapak sa mga tuyong dahon. Nung una ay mabagal ang hakbang na kung sino man na naglalakad na yon, hanggang sa naging medyo mabilis na, na parang nagmamadali siyang maglakad. At ang nakakatakot pa ay napansin kong umiikot siya sa kubo. Naglalakad siya paikot sa kubong kinakaroon na namin ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Narinig ko si Gwen na nagtanong na ano yun. Kaya narealize ko na hindi lang pala ako ang nakakarinig. Mabuti na lang kasi kung ako naman ang nag-iisang nakakarinig ay baka masabihan ulit nila ako ng gumagawa ng kwento. Doon na namin ginising ni Gwen ang mga tulog naming kasama at kahit sila ay narinig din ang naglalakad paikot sa kubo. Nagtapang-tapangan si Oliver at sumigaw siya na hindi kami natatakot at kung hindi aalis yung naglalakad ay lalabas si Oliver at haharapin ang naglalakad. Pero hindi yun naging effective. Mas lalo pang bumilis ang paglalakad na naririnig naming lahat hanggang sa parang tumatakbo na siya. Takot na takot kaming lahat ng sandaling yon, Papa Dudut. Napayakap na lamang kami sa isa't isa at sabay-sabay kaming nagdasal. Walang sumubok o nagtangka sa amin na silipin kung sino o ano yung tumatakbo ng paikot-ikot sa kubo. Ang tumatakbo sa utak ko ay baka isa yon sa mga maligno, at dahil naging maingay ulit kami ay pinaparusahan na naman kami. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na nagdarasal, pero hindi pa rin nawawala yung tumatakbo, Papa Dudut. Nagulat na lamang kaming lahat nang tumayo si Dave at binuksan ang pinto.
Bigla siyang sumigaw ng tama na, tigilan niyo na kami. Patawad kung nagambala namin kayo. Buong tapang yon ang isinigaw ng crush kong si Dave. At parang nagkaroon ng himala dahil after ng sumigaw ni Dave, ay biglang nawala na yung tunog ng tumatakbo. Mas lalo tuloy ako nagka-crush kay Dave kasi ang tapang niya at feeling ko ay isa siyang superhero na iniligtas kaming lahat. Nahirapan na kaming makabalik sa pagtulog dahil sa mga nangyari. Baka kasi may maligno na biglang pumasok sa kubo tapos tulog kaming lahat. Mas okay na gising kaming lahat o kaya ay may isang gising. Pero wala na namang nangyaring kakaiba hanggang sa sumikat na nga ang araw. Ligtas kaming lahat at wala namang nasaktan sa aming magkakaibigan. Dahil sa umaga na kami nakatulog ay hapon na kami nakaalis sa lugar na yon. At hindi na nangyari ang gusto ni Oliver na umaga kaming umalis. Bago kami umalis ay sinabi namin kina Ate Lisa ang nangyari at ang sabi nila ay dumaan muna kami sa talon at humingi ng sorry kung totoo man na meron kaming nagambala na maligno o kung anong elemento. Sa pagkakalam daw kasi ni Ate Lisa, minsan ay sumasama ang mga elemento hanggang sa pag-uwi ng ibang turista. Kaya mas mabuti na sigurado kami na walang sasama sa amin. Nang makauwi na kaming lahat ay nakiramdam ako at baka merong sumama sa amin. Pero sa tingin ko ay wala. Wala akong na-feel na kakaiba o kababalagha na na-experience pa pagkatapos naming magpunta sa talon doon. Hindi ko na rin tuloy naamin kay Dave ang feelings ko sa kanya. At after a month ay nakita ko na lamang siya na may kasamang babae sa isang mall at pinakilala niya sa akin na girlfriend niya. Of course, na-hurt ako. Pero happy na rin ako kasi alam ko na masaya si Dave. Sa kamukhang girl talaga ang hanap niya at hindi kagaya ko ng isang damong dagat. Joke lang, Papa Dudut. Simula nang nangyari sa amin ang sa falls na yon ay naging maingat na kaming magkakaibigan sa mga lugar na pinupuntahan namin. Hindi na kami kagaya noong dati na basta makapagsaya lamang ay wala nang pakialam sa kalikasan at sa mga elemento na pwedeng nakatira dito. Kahit na hindi natin sila nakikita ay dapat na irespeto at magbigay galang pa rin tayo sa kanila. Kaya kahit sobrang nakakatakot na naging experience na yon, ay meron pa rin kaming natutunan. Dito ko na pala tatapusin ang chika ko sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners mo. Nakasubscribe na kaming lahat sa iyo at lagi ka naming pinakikinggan dahil naka-notify kaming lahat. Sana po ay mapili po ninyo ang kwento ko at malaking karangalan para sa akin kasi fan na fan mo ako. God bless you and always keep safe, Papa Dudut. Sincerely yours, Marika. Sadyang napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Maraming bagay at pangyayari na hanggang ngayon ay mahirap paniwalaan at mahirap ipaliwanag. Isa na dyan ang hiwaga na bumabalot sa kalikasan. Kaya mas makakabuti na maging maingat tayo sa mga lugar na ating pinupuntahan. Sundin natin ang mga sinasabi ng mga lokal ng lugar lalo na kung ito ay para sa ikakabuti ninyo. Matuto rin tayong pangalagaan ng ating kalikasan at huwag natin itong abusuhin. Dahil kapag ang kalikasan ay gumanti, sa mga tao ay wala itong pinipiling lugar at oras. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Sa Papa
Papa Dudut Stories.